Kagabi, inanunsyo ng pamilya Ramos ang pagpanaw ni dating Pangulong Fidel B. Ramos. Sa isang pahayag, sinabi ng pamilya na nagpapasalamat sila sa pagrespeto ng lahat sa kanilang privacy habang sila'y nagdadalamhati. Wala pang ibinigay na detalye tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng dating Pangulo, gayon din tungkol sa burol at libing, pero iaanunsyo raw nila ito agad. Kaugnay ng pagpanaw ni dating Pangulong Fidel Ramos, makakapanayam natin ngayon si Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III. Si Bello ay nagsilbing Solicitor General sa ilalim ng Ramos Administration. Magandang umaga po, sir. Hello, Susan. Good morning po. Morning po, Chairman. Nakita po ba kayo ni dating Pangulong Ramos nito mga nakalipas na buwan? Nagkausap kayo? Kumusta ho siya kung kayo'y nagkaroon ng huling mga pag-uusap? Nakususan ngayon ang problema eh, kasi matagal na namin gusto makausap, mapuntahan si dating Pangulong Fidel B. Ramos, pero pinagbawalan po kami. Hindi kami pinayagan bumisita sa kanya. Mm-hmm. Kahit nung birthday niya nga, nung March eh, hindi kami pinayagan pumunta sa kanya man lamang. Mm-hmm. Dahil siguro sa karamdaman ni dating Pangulong Fidel B. Ramos. Ah, okay. So Marso pala, kahit noong Marso pa na gusto niyo siyang dalawin, may ano na ba kayo kung may sakit na siya ng mga panahon na yon? Oo, na parang yun na ng ano namin, mga dating cabinet member niya, mga balkada niya sa golf, nag-aalala na kami na bakit hindi man lang kaming payagan mabisita siya. So we respected that decision. Okay, oo. So, kailan nyo, anong tatandaan nyo? Kailan kayo huli nagkausap? Kung meron mga matatandaan kang petsa? Yung birthday niya noong 2020. Oo, oh, yun. Ang tagal na. Kasi nung last na birthday niya, napunta sana namin, yung hindi kami nakaabot dahil sandali lang umalis na. Pinunta namin doon sa kanyang opisina. Oo. Pero Marso pa yan. Ano daw yung, kung pwede nyo sabihin sa amin, ano daw yung sakit niya noong mga panahon na yon? Hindi rin kami sinasabihan eh. Ah, okay. Oo, hindi kami sinasabihan. Although, alata naman namin, pag nung napupunta namin, medyo dati pag alamanuhin kami, Susan eh, mapaparay ka sa higpit ng alamano niya eh. At saka dati, pag pumakyat kami doon sa opisina niya, yan sa dating Urban Bank Building, sabi niya, trap! Trap! Ibig sabihin, mag-push-up ka eh. Ang masama pa doon, habang nagpo-push-up ka, aabakan ka. Yun. Eh, nawala na yung ganong sigla niya eh. That was ano pa, nung 2020 niyo pa siya huli nakita, tapos nung Marso nga, hindi naman kayo pinayagan. Wala na, hindi na. Anyway, Chairman, bilang pinuno ng bansa, ano po yung naaalala niyo kay dating Pangulong Fidel Ramos? Ano po yung may tuturing yung legacy niya? Well, unang-una, yung pinakamaganda niyang sinasabi mo dalas pag kami mga problema, yung bibingka, matandaan mo, yung mandala niya sabihin, bibingka. Lutuin sa taas, lutuin sa baba. Mm-hmm. Ayan, palagi yan. At ang pinaka, alala ko kay Pangulong Fidel, yung araw-araw, gigisingin ka. Dahil alas 4 pa lang, gigisingin ka na. Alas 6, nandyan na ang kanyang may newspaper ka na matanggap sa bahay niyo at meron ng marginal notice yan. At saka alam mo, the best fun memory ko kay Apo Fidel, Susan, was when I was in the peace talks. May peace talk ako noon. Ngayon, na-suspend ang talks dahil hindi nagkaintindihan yung pandalawang panel. Sinabi ko sa kanya, tumaga ko, sir, pauwi na kami, sir. Sabi niya, bakit? Ilocano na, tinatagalog ko lang. Bakit? Sabi niya, sir, hindi nagkaintindi ang ganito. Bakit kayo nagsususpend? Never kayo magsuspend. Tuloy niyo, kahit na mag-difficult situation kayo, kailangan mag-difficult kayo. Kaya kami, tumakbo kami ni Governor, namatay na rin yung mga akong kaibigan ko si Governor Apengyap. Pumunta kami sa opisina ng NDF. Sabi namin, alam namin na ayun yun naman kumarap sa amin, pero
kailangan tuloy natin pag-usap hanggat nagkakasundo tayo. Kasi, biro mo yung kinong... Kasi ayaw niyang mag-suspend ng mga ganyan. Ano. Anyway, at Chema, paano ho siya makitungo sa kanya mga kasama nung siya ang presidente ng Pilipinas kayo bilang naging miyembro kayo ng ganyang gabinete? Well, napaka-friendly ni Pangulong Fidel. Mm-hmm. And you will be surprised, no? Kasi alam mo nung martial law, pinakulong ako. mm-hmm. Pinakulong ako lang dahil alam mo naman na dictator si Pacono. One of occasion, nagli-lead ako ng ng strike. Na, mm-hmm. Alam mo yung strike sa Davao noon, Susan, hindi one day. Mm-hmm. Hindi 2 days. One week transport strike yan. Walang gumagalaw. One day, habang nagmamarsa kami, yun, inala ako sa Davao Metro Discom. Apo. Natulog ko sa presinto. Mm-hmm. Pero yun, pinakulong niya ako. Pero nung magkita kami during chorus time, napaka-friendly sa akin na wala yung galit ko. And then especially during the campaign of 1992, mm-hmm. Kasi ang style na noon, kami yung 24 na kandidato, mauna kami. Mm-hmm. Tapos siya may private na sortie siya. Sa dami namin, ako palagi sinasama. Mm-hmm. Kaya sabi ko na siguro ito si General Peter Kaku, siguro akala niya NPA ko. Dahil pag pumupunta sa mga areas na NPA inspected, ako sinasama. Mm-hmm. Ginagawa ko sa hanggang. Ganon experience ko eh. Apo, Chema Bello, kayo po yung nagsilbi bilang Solicitor General noong panahon ni dating Pangulong Ramos. Ano po? Ano natatandaan niyo mahigpit na utos sa inyo nung kayo umupo bilang Solicitor General? Ang napakahigpit niyang utos sa akin bilang Solicitor General for 3 years, huwag mong pabayaan o paintulutan ang mga government agencies na maggawa ng utos o executive order na hindi dumadaan sa iyo kasi abogado ka nila. Mm-hmm. Pag nagkamali sila, ikaw ang abogado. So situate, pag issue ka ng memo sa kanila, sabi ko, Mr. President, how can I issue memo to your cabinet member? You just issue. Kung magreklamo, let them see me. Sabi ko, no, di ginawa po eh. Sumunod naman yung mga agencies natin. Apo. I also serve as the Secretary of Justice. Mm-hmm. Patapos ng 1997, nagkaroon ng tumakbo si, anong tawag dito, sino ba? Si, namatay na rin, si dating Secretary of Justice din. Kagayan de Oro. Brad ko pa naman. Matanda, di naging Secretary of Justice ulit ako. Yung paging Secretary of Justice ako, panandalian lang kasi nung pinatawag kami ni Ruben Torres, Executive Secretary, si Leo Kisumbing, Labor Secretary, si Speaker de Venecia, pinatawag kami. Sabi niya, ikaw, Lebot, naging Secretary of Justice ka na, naging Solicitor General ka, qualified ka na maging Supreme Court Justice. Mm-mm. Sabi ko, siyempre, alangan naman sabi ko, ayaw ko. Tapos, si Labor Secretary Leo Kisumbing ang papalis sa iyo sa Department of Justice. Sabi ko doon. Siyempre, tango-tango kami lahat. Pero nung wala na siya, sabi ko, Leo, pakiusap ko, usapin mo si Presidente. Ayaw ko pumunta sa Supreme Court. Ikaw na lang doon. Kasi masisira ang Supreme Court pag nandun ako. Nako, talaga napakaraming kwento sa bagay. Kasi sa panahon na mahaba din yung pinagsamahan nyo. Ganda. Opo. Anyway. Sayang nga at nawala na ng ating Pangulong Fidel. It's a big loss to our nation. Not only our nation. To the whole world. Opo. Anyway, Mayor Chairman Silvestre Bello III, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Magandang umaga, Susan. Magandang umaga. Salamat po. Fidel, po.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.